Mainit na likido ang dumaloy sa magkabilang pisngi ni Dana. Pinahid niya iyon kaagad at sa halip pumasok sila ni Randy na ginagamit niya. Nagdire-diretso siya sa pasilyo at tinungan sila na inuokupan niya bago siya magkasakit. Staying in his room would only give her much agony. Hirap pa si Dana na buksan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Naiirita na marahas siyang bumangon at binuksan ang pinto. Ano ba yon? Asik niya. Hindi niya nakita kaagad kung sino ang istorbo dahil halos nakapikit pa ang kanyang mga mata at nakatabing din sa kanyang mukha ang gulo-gulo niyang buhok. Bago pa niya nagawang ayusin ang kanyang buhok, kumilos na ang mga kamay ni Randy para alisin ang tabing sa mukha niya. Good morning po. Sarkastikong bati nito. Formal ang ekspresyon ng mukha. Her jaw dropped in awe. Shucks, he was extra handsome this morning dahil bagong shave ito at mamasa-masapa ang buhok. Are you feeling okay now? Tumaas muli ang kamay nito at tinama ang kanyang noo at leeg. Bahagya siyang napapitlag at dahil napahiya sa kanyang nararamdamang init, napipikaw si Minghal siya rito. Ano ba? Don't touch me. I see your feet to work now. Sinuksok nito ang kamay sa bulsa at saka nagpatuloy. I'll see you downstairs in exactly 15 minutes or else aakyatin kita dito ulit at kahit ano ba ang ayos mo at suot, bibit-bitin kita papunta sa pisina ko. Clear? Ano to? Walang emosyon ang tinig. Bago pa niya balimasing hala ng lalaki, nakatalikod ito sa kanya. Your 15 minutes starts now, Dana. Halos umusok ang butas ng ilong ng dalaga sa inis. Manipulador talaga ang kumag na iyon. Mabilis ang tinungo ang closet at naghanap na maiisuot. Nagmamadali siya sa paliligo at pagbibihis sa takot na totohanin ni Randy ang banta at abutan siya nito ang hindi pa nakakabihis. Hindi na niya nakuhang patuyuin ang buhok. Hinayaan na lamang niya iyong nakalugay. Mamaya na lamang niya iyon itatali sa isang ponytail. Pagkatapos kunin ang pitaka mula sa drawer ng closet, ay binuksan niya ang pinto. Napatda siya ng abutan si Randy sa harap niyon. Ani mo, papahawak nito sa doorknob nang buksan niya iyon. Their gazes met. It was admiration she saw that past his eyes. She was absolute of that. At parang tumaba ang puso niya roon. Kaya lang, kaagad din nawala ang glint na iyon sa mga mata nito. Muling pumormal ang mukha ng binata. Let's go. Tumalikod ito at mabilis na humakbang. Malapit ito sa hagda na matauhan siya. She hurriedly followed him. Kotse nito ang sinakyan nila patungo sa panig na iyon ng farm. Halos na hilo siya sa dami ng bako-bako sa daang iyon. Pagdating sa malawak at malinis sa opisina, ipinakilala siya nito sa assistant itong si Mean. Ang babaeng buntis, ang sinsekretary ni Randy. Ito na umano ang bahala magturo kung ano ang kailangan niyang gawin. Nagtunga ang binata sa loob ng inner office nito at nagkulong doon. Dahil gusto na itong pamukaan na kaya niyang matutunan ng kahit ano na gugustuhin niya. Nakinig siya mabuti sa mga itinuro ni Mean sa kanya. Filing at encoding lang naman pala ang kanyang magiging trabaho. Ilang minuto pa, nabobore na siya sa parang walang hanggang pagtipa at kakapindot sa computer keyboard. Muling tumayo si Dana at nag-inat. She had done it for the ninth time. Pakiramdam kasi niya ay ngawit ang ngawit siya sa pagkakaupo sa swivel chair. Parang nananakit na rin ang mga daliri niya sa keyboard. At apat pa lang natatapos niya sa 15 dokumentong kailangan niyang encode. It was only her second day as Randy's encoder. At para mas na-appreciate pa niya ang paglalaba o paglilinis ng bahay kaysa sa trabahong iyon. It was part of his punishment, she guessed. Balak siguro siyang patayin sa pagkabagot. At least, doon, eh hindi nagkakasugat-sugat ang kanyang mga kamay. She closed her eyes and gently massaged her nose bridge. Masakit ba ang ulo mo? She instantly opened her eyes na marinig ang tinig ni Mean. Kasalukuyan itong nasa harap ng fax machine habang hinihintay ang pagsagot ng kuusap nito sa telepono. Ang desk nito ay nasa kabilang panig ng malawak ng silid. Nakapagitan sa kanila ang photocopying machine at ang table na kinaroroonan ng fax machine
at electric typewriter. Gayun din ang malaking file cabinet. Ngunitian niya ito. Hindi, medyo inaantok lang. Inulok siya nito ng kape, pero wala pa rin inyong epekto sa kanya. Maya-maya ay may dumating na isang mistizo na lalaki na may bitbit at toolbox. Itinuro ni Mayan na rito ang sirang computer na ipapaayos dito. May bago pala kayong empleyada rito. Ano itong nakatingin sa kanya? Ah, hindi. Bisita siya ni Randy sa villa. Ani Mayan. Dana, ito nga pala si Alec. Si ang technician dito. Alec, ito naman si Dana Del Cielo. Bahaging nakakunot ang noo ng binata. Del Cielo? Oo, apo siya ni Don Alejandro. Sagot pa rin ang sekretarya. Lalo yata itong naguluhan. At ang katrabaho siya rito? It's a long boring story. Basta, pansamantala lang ako dito. Nakangiting tura ni Dana. Wow, marami akong nabasang article sa mga dyaryo tungkol sa iyo. It's a pleasure to meet you in person. Ani Alec, at iniabot sa kanya ang kamay. Hindi niya alam kung bakit pero magaan ang loob niya sa lalaki. Siguro dahil sincere ito sa mga sinasabi o dahil may resemblance ito kay Terence na kanyang pinsan. Parang interesado ako sa pagkakumpune ng kung ano-ano. Pwede ba ako makiusyoso habang ginagawa mo yan? Medyo inaantok na kasi ako sa halos maghapang pag-i-encode. Oh, my pleasure. Anito? Nilingon niya si Mayan. Okay na bang mag-break muna ako? Ngumiti ang babae. No problem. Kasalukuyan siyang nakaupo sa tabi ni Alec habang hinihinang nito ang isang pagkakaliit na piyesa ng computer monitor nang dumating si Randy. Dahil konsentrado sa panunood sa ginagawa ng technician, hindi niya namalayan ang pagpasok ng binata sa opisina. Napalingon na lang siya nang marinig ang padabag na pagsara ng pinto ng inner office nito. Tinignan niya si Mayan. Si Randy na ba yon? Tanong niya. Tumango ito. Ba't parang nagwawala? Bad mood yata. Nangingiting sagot nito. Marahil, dahil nakita siyang hindi ginagawa ang trabaho niya. Tumayo siya mulat sa kinauupuan at inusod ang swivel chair niya pabalik sa tapat ng kanyang desk. Magtatrabaho na muna ako, Alec. Baka kaya nang dadabog ang boss ko ay dahil naabutan ako nakatanga. Saka na lang ulit ako magpapaturo sa iyo kapag wala na siya. Okay, sagot lang binata bago mo lang itinutok ang atensyon sa ginagawa. Nakakunot noo pa rin si Randy na makapasok sa kanyang opisina. Pabagsak siyang naupo sa silya at ipinikit ang mga mata. Malinaw pa sa balintataw niya ang halos magkadikit ang nakangiting mga mukha ng technician at ni Dana habang parang nakatutok ang tingin sa kung anong ginagawa ng lalaki. Malas lang ni Alec na iyon dahil sigurado maladagdag ito sa mga biktima ni Dana Del Cielo. Sa nakita ng expression sa mukha ng kanilang technician, alam niya na bihag na rin ang babae ang puso nito. Gaya ni Ace, tulad din ni Flirt, ano niya sa isip. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang galit na biglang sumulpot sa dibdib niya. Ano ba ang pakialam niya kung magkagustuhan man ang dalawang iyon? Ang trabaho lang naman niya ay patinuin si Dana. Labas na siya sa usaping pampuso nito. Pero parang may bumubulong sa kanya na dapat na yung turo ng leksyon na mapaglaro nitong puso. Ang problema, paano naman niya iyon gagawin? Kung pwede lang, ipresenta niya ang kanyang sarili. Pinalis niya ang ideyang iyon sa isip. You're not as tough as everybody believed you to be, he told himself, lalo pa sa babaeng iyon. Ngayon niyang wala pa itong ginagawa, natotorete na siya. Lalo na siguro, kung gamitin nito sa kanya, ang lahat ng tinatago pa nitong charm, she could be his downfall for all he knew. Napapahikap pa si Dana para isipin pa lang niya ang maraming paperworks na gagawin. Parang gusto na niya ulit bumalik sa bahay at magpresenta kay Aling Tinay para maglinis ang banyo. Binati siya ni Mayan pagpasok niya sa opisina. Nandoon sa ibabaw ng desk ni Randy yung mga ipapa-encode niya sa'yo. Pakikuha na lang doon. Pagkarinig sa pangalan ng binata, bahagya siyang nakaramdam ng pagkalumo. Noong isang araw, saglit lang ito sa pisina at umalis din kaagad.
Hindi na niya alam kung anong oras ito umuwi sa bahay dahil nakatulog na siya sa kakahintay rito. Hindi rin ito naabutan kaya ng umaga sa villa. Ayon kay Aling Tinay, maaga ito nagtungo sa farm. Dapat ikatuwa niya ayon, di ba? Wala nang kontrabida. Pero hindi na maintindihan kung bakit parang namimiss niya ang presence nito. Samantalang, wala silang ginawa kundi mag-away kapag naroon ito. Dana, may problema ba? Untag ni Mayan sa kanya sa malalim niyang pag-iisip. Aha? Aniya? Ah, wala. May naisip lang ako. Thanks. Kukuhanin ko na lang yung doon yung files. Sinilip niya ang wristwatch. Maaga pa naman. Sigurado wala pa sirang sa opisina nito. Maka nasa farm pa ito. Sasamantalahin na niya ang pagkakataon para makuha ang paperworks. Ibinaba na lang niya ang maliit na tote bag sa kanyang mesa at tumiretso na sa pinto ng office ni Randy. Bukas ang pinto kaya itinulak niya na iyon. Pero bago pa siya nakapasok sa loob at napindot ang switch ng ilaw, ay naringgan niya ang malabyos na tinig ng babae sa isang pilot ng silid kung saan may couch. I missed you so much. Napakusi sa kinatatayuan sa nabungaran. Nakahiga si Randy sa sofa bed at may katabi itong babae roon ng isang kamay ay humahaplos sa halos nakalantad ng dibdib ng binata. And they were kissing passionately. Pakiramdam ni Dana ay bumagsak sa ulo niya ang buong kisame ng opisinang iyon. Nagiinit ang mga mata, mabilis na nilisan ang silid. Humihingal siya na bumalik sa desk niya. Hindi niya alam kung bakit. Mabuti na lamang at nakataligid si Mayan at may kausap sa telepono. Kaya hindi nito napansin ang hitsura niya. Nanginginig, ini-on niya ang kanyang computer. Naihilamos niya ang kamay sa mukha. Nagulat pa siya ng maramdaman ang mainit na luha sa mga pising niya. Umiiyak na pala siya. Pinahid niya iyon bago pa siya mapansin ni Mayan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Parang gusto niya magwala, umatungal ng malakas, magkulong na lang sa silid at magpakalasing. God, hindi pa siya nakaramdam ng gano'ng sakit na parang minaso ang puso niya. Pero bakit? Takang tanong niya sa sarili. Ano ba ang pakialam niya kung may ginagawang gano'n si Randy kasamang kung sinong babae? Wala sa sarili. Napatitig siya sa monitor ng kanyang computer. Habang unti-unti itong nagbubot, nasasaktan ako. I'm jealous. I'm in love with him. Nakita niya na laki ang kanyang mga mata sa reflection niya sa monitor. Hindi siya makapaniwala sa nadiskubre sa sarili. No, hindi pwede iyon. No, it can't be. Hindi niya napansin na nailabas sa iyon ang bibig niya. Dana, are you okay? Untag ni Mayan. Natapos na pala makipag-usap sa telepono. Lumapit ito sa kanya. Umiiyak ka ba? Oh, umilap ang mga mata niya. No, napahikab lang ako. Ngumiti ito tila naaaliw sa kanya. Antukin ka talaga. Mayan, napalingon sila pareho sa may-ari ng tinig din ng salita. Tila, kagigising lang ni Randy, pero maayos na ang hitsura. Katabi nito ang babaeng nakita niyang kahalika nito kanina. Itinaboy niya ang imaheng iyon sa isip niya. Andiyan pala kayo. Nagulat ang balalas ang bundis na makita kung saan lumabas ang binata. Nauna akong dumating sa'yo. Umidlip lang ako dahil medyo pagod ako sa dami ng ginawa namin sa farm. Sagot ang amo nila na parang totoo ang sinabi. Baka napagod sa pinagagawa niya ng babaeng iyan. Hindi napansin ni Dana na napaismid siya. Ibinalin niya ang tingin sa computer at nagkunwaring busy. May pupuntahan lang kami. Hindi ko sigurado kung makakabalik ako. Pakikontak na lang si Mr. Houston at pakisabi, canceled ang meeting this afternoon. I-reset mo na lang bukas. Bilin ito sa sekretarya pero sa kanya nakatingin. Nakita niya iyon sa sulok ng mata niya. Okay, sagot ni Mayan. Napansin yata ng binata na nakatingin sa kanya ang babaeng kasama nito. Nga pala, Dana, napilitan siyang tingnan si Randy nang tawagin siya nito. This is Winnie. Winnie,
si Dana Del Cielo. Pakilala nito. Napahinto ang babae sa pag-aaral sa kanyang anyo na marinig ang pangalang binanggit ng binata. Tila na bigla, bumaling ito kay Randy. As in? Napangiti ang lalaki. As in? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin niyon. Hinulaan niyang malamang, nakabasa na rin ito ng article tungkol sa kanyang pamilya, kaya ganoon. Inilahan niya ang kamay sa babae at ipinaskilang praktisado ng ngiti niya. Hi, nice meeting you, she said in a saccharine voice. Same here, tinanggap ng babae ang pakikipag-handshake niya. Matapos siya titigan with an emotion in her eyes na hindi niya matukoy kung ano. Tiningala nito si Randy. Shall we go? Tinampunan siya ng lalaki na matilim na tingin. Tila may gusto ito ipabasa sa kung anong mensahe na nasa mga mata nito. Pero iniiwas niya ang paningin dito dahil para siyang maiiyak. He cleared his throat. Iwan na namin kayo, girls. Kumaway lang si Winnie. So, iyon pala ang fiancé umano ni Randy. Kontra sa sinabi ni Glenda, hindi ito pango. At higit sa lahat, bagay na bagay ang dalawa. She was simply beautiful at tila napakabait. Based on the look in her innocent eyes, tumayo siya at tinungo ang opisina ni Randy. Mabilis niya kinuha mga folders na nakapatong sa table nito na may note na for encoding. Hindi na tinangkang tapunan man lang ng tingin ang couch kung saan nasaksihan niya kanina ang tagpong nakakasakit sa puso niya. She decided to focus her attention on work. Ganoon naman siya parate. Naihilin niya na bigla na sana ay may kaharap siyang sarang kotse ngayon. She sighed. She suddenly missed her auto shop. Ang maliit na talyer sa likod ng garahe ng mansyon nila ang sa tuwina na ay tinatakbuhan niya kapag may gumugulo sa isip niya. It was her hiding place, her refuge, at ang pag-aassemble ng sasakyan, ang therapy niya. Kaya nga kailangan, magpakabait ka na para pauwiin ka na ng lolo mo. Ano yan sa sarili? Hindi niya alam kung bakit talong bumigat ang kanyang dibdib sa kaisipang iiwan na niya ang lugar na ito ng Cavaleria. Itinutok na niya ang isip sa mga gagawin bago pa siya mapaiyak muli. Dahil sa dami ng ginagawa, hindi na naalala pa ni Dana ang lunch break. Dire-diretso siya sa pagtatrabaho kahit pa magpaalam na si Mean sa kanya na mag-lunch sa labas kasama ang asawa nitong si Marlon. Nagulat siya na may magsalita sa kanyang tabi. Mukhang natutunan mo na rin i-enjoy itong trabaho mo ah. Napalingon siya sa nakangiting mukha ni Randy. At tila nagwawala ang puso niya sa lakas ng tibok. She had never felt like this for any man she had met. For a second, she struggled for the right words to say. Relax, Dana, huwag kang magwala. Ano yan sa sarili? Baka marinig pa niya ang tibok ng puso mo. Nakakahiya. Hindi niya inaasahang babalik pa ito ngayon dahil nagpaalam na ito na may pupuntahan kasama si... Nang maalaala niya ang nangyari kanina ang umaga, biglang pumormal ang kanyang ekspresyon. Do you need anything, sir? Sarkastiko niyang tanong. Napalis ang ngiti ng binata. Wala naman. Pakasama na lang nito dyan. Pakiprioritize. Anito. At nilapag isang short brown envelope sa ibabo ng file na kasalukuyan niyang tinatrabaho. Sandali lang ako. Wait for me. Pahabol ang saad nito bago pumasok sa loob ng opisina. Nangunot ang noon niya sa huling sinabi nito. Ano ang ibig nitong sabihin? She's nerd at marahas sa binuksan niya ang envelope na bigay nito at napipikay ang nilabas niya nag-iisang pirasong papel na laman niyon. Binasa niya iyon. Dana, it's past lunch time. Sumabay ka na sa akin. Let's dine out, Randy. May nakadrawing na kamay na nakapisign bilang closing remarks ito. Imbis na kiligin, nabwisit siya tuloy. Ano naman kaya ang gusto nitong palabasin? May pa-effect pang ganoon na nalalaman ang hinayupak na iyon. Ang kapal, mag-lunch ka mag-isa mo. Sa inis, ibigla siyang dumampot ang post-it at ballpen. Gumawa siya ng note para kay Mean at sinabi mag-a-undertime siya dahil sumasakit ang kanyang ulo. Idinigit niya iyon sa harap ng kanyang computer na basta na lang niya pinatay. Pagkatapos, dali-dali niya kinuha ang bag at lumabas ng opisina. Parang hinahabol ang psycho killer
na nagmamadaling sumakay si Dana sa lumang Beetle na nagawa niya. Yun ang ginagamit niya sa pagpasok. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta, kaya nagpaikot-ikot na lang siya kung saan-saan. Hanggang sa madaan na niya ang burol na pinuntahan nila ni Glenda noon. Nag-park siya sa paanan niyon, sa lalim ng isang mayabong na puno. Inakit niya maliit na burol at pinanood ang di kalayuan ng pastol ng mga baka. Habang nanginginain ng mga iyon, nakakatuwang isang patpating pastulamang ang nag-aalaga sa napakaraming hayop na iyon. Isang baka ang lumayo sa grupo at napansin niya tila malalaglag ito sa bangin nang hindi nito nakikita. Oh my God! Napatayo siya sa sobrang tensyon. Pero nakita niya biglang sumulpot ang pastol sa harap ng baka at pinalo ito upang bumalik sa kawan. Dinig pa niya ang pag-iyak ng hayop at na-imagine niya kung gaano kalakas ang palo ng pastol. Napaupo siya muli para may malaking kamay na humapula sa puso niya. Probably, it was God's hand. Biglang dumating sa kanyang realization, she was like the cow that walked astray. Kailangan siyang paluin, turuan ang leksyon, dahil kung hindi, maaari siyang mapahamak. Imbis na magrebelde at magdamdam sa kanyang abuelo at mga magulang, ang dapat nga ay maging grateful pa siya. They only wanted to keep her safe, gaya ng pastol sa mga baka nito. Like God himself, naalala niya ang chapter sa Biblia nung nasa grade school siya. Ang Psalm 23. Ang unang linya niyon ay, "The Lord is my shepherd." Napangiti siya habang pinapahid ang luha sa mga pisngi. She said a silent prayer of thanks dahil alam niya ang Diyos na nagbigay ng ganoong kaisipan sa kanya. "Dana?" Napalingon siya nang makarinig ng isang tinig. It was Alec. "Hey!" Masayang bati niya. "Anong ginagawa mo dito?" "Nag-half day ako kasi medyo sumakit ang ulo ko." Tumabi ito sa kanya. Tinignan siya nito na mataman. "Kaya ka ba umiiyak?" Napailing siya. "These are tears of joy." Ikinumento niya rito ang realisasyon na tinuro sa kanya ng pasaway na baka. Napangiti na rin ang lalaki. "I'm happy for you." Maya-maya lang, ekaswalan sila nagkikwentuhan. Inilahad ito ang sariling buhay at nalaman niya, tagaroon lang pala ito sa katamtaman laking bahay sa kabilang farm, ilang metro mula sa burol. Mayroon itong electronic shop at sideline lang nito ang pagkatrabaho as technician sa office ni Randy. Pinatatawag ito kapag may nasisira roon. Masarap itong kausap at hindi mayabang. Naaalaala rin niya sa paraan nito ng pagsasalita at pagkilos ang Kuya Terence niya, kaya lalo siyang napalagay ang loob rito. "Nga pala, naisama ka na ba ni Randy sa talon?" naitanong nito maya-maya. Medyo napasimangot siya. Minsan nga lang siyang kausapin ng Randy na iyon. Ipasyal pa kaya? At saka, hindi nga siya bisita roon, kundi mo tsa-tsa. "Hindi pa," tipid niyang sagot. "Gusto mo? Puntahan natin ngayon yon?" "Pwede," na-excite na sabi niya. "Oo naman, tara, malapit lang yun dito." Tumayo ito at inalalayan siyang tumayo. Hawak nito ang kanyang kamay habang pababa sila ng burol. Napansin din niya ang mountain bike nito sa tabi ng kanyang kotse na ginagamit. "So, ganito pala ang gamot sa sakit ng ulo ngayon," said a loud voice that almost made Dana jump in surprise. Halos sabay silang napalingon ni Alec doon. Nasa lubong niya nalilisit ang mga mata ni Randy. Kita niya ang nangangalit na ugat sa liag nito at ang naninigas sa muscle sa panga. Ang hindi maintindihan ni Dana ay kung bakit galit na galit ang lalaki sa kanya. Dahil kaya tumakas siya sa lunch invitation nito at sa tambak niya ang trabaho o may iba pang rason. Dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang dahilan ni Randy at galit na galit siya kay Dana na makitang kasama nito si Alec? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.